Hello po! So today, gagawa tayo ng puto cheese. Nandito ang mga sangkap. Flour, sugar, baking powder, powdered milk, cheese, evaporated milk or fresh milk, 2 whole eggs, water, and melted Ngayon butter. Ngayon po, imimix na po natin ang ating dry ingredients. Flour, sugar, baking powder, and powdered milk. Pag nahalo na po natin lahat ng ating dry ingredients, i-mix lang ito ng mabuti at i-set aside lang muna. Hindi ko po nadala dito yung video ng paglagay ko kanina, pag-mix ko kanina ng wet ingredients kasi na-delete nung nag-e-edit ako kanina ng video. So yung ginawa ko po, bali yung 2 whole eggs, i-mix ko lang siya sa 4 tablespoons ng melted butter, 1 and 1 half cup ng water, and 1 half cup ng fresh milk kasi fresh milk po yung ginamit ko. Tapos, naglagay din po ako ng grated cheese kasi nakakadagdag po siya sa lasa ng ating puto. Mas sumasarap po pag may grated cheese. Ito po, i-mix na po natin lahat ng ating ingredients. Bali yung paghahalo po nito, wag lang po masyadong mabilis kasi hindi po pwedeng ma-overmix yung ating mixture po para sa ating puto. Ganyan lang po. Mabago lang po yung pag-mix sa kanya. Pagkatapos po i-mix, i-set aside po natin siya ng 15 minutes. After 15 minutes, pwede na natin siyang lagay sa ating lagayan ng puto o puto molder. Lalagyan ko muna siya ng butter, pero if wala kayong butter, pwede na naman yung margarine. Yung pag-fill po sa lagayan ng ating puto po, hindi naman po kailangan na punuin talaga. Kasi lalaki din naman po siya and lalagyan pa po siya natin ng cheese. Kaya yung tsakto lang po, yung hindi puno, yung parang malapit lang po sa iliig-liigan. Po. Ayan. Hindi po siya gaano puno. Ready na po siyang iisa lang sa ating steamer. Ngayon po, lagyan na po natin siya ng cheese. Bali, depende po sa inyo kung paano nyo po gustong yung paglagay ng cheese. Kasi yung sa akin po, bago ko po siya isa lang dun sa ating steamer, nilalagyan ko na siya ng cheese sa taas. Kasi yung iba, ginagawa po nila, bali, lutuin muna nila yung puto and after nun, maglalagay sila ng cheese sa taas and iluluto ulit sa steamer ng another 1 minute. Ngayon po, luto na po siya. Bali, nakagawa po tayo ng 52 yields sa ating mixture no kanina. Ayan. Maganda po siya. Tapos, ang ganda po ng kulay niya. Tsaka ang bango-bango. Ayan. Talagang hindi po kayo magsisisi kung itatay nyo itong recipe na to. Kasi masarap talaga siya. Ngayon po, titikman na po natin ang ating nagawang puto. Ayan, ang ganda po ng kulay niya at ang bango-bango. Sarap. Sarap niya. Masarap talaga siya, kaya lang mainit siya. Excited kasi matikman po. So, if gusto niyo po siyang itay, pakicheck na lang po yung description ng ating ingredients sa baba po. And if gusto nyo pong ma-update at nagustuhan nyo po yung video natin, please like and subscribe to our YouTube channel so para ma-update po kayo sa mga bago nating uploads. Thank you po!